Ni Mayor Duterte from Cordillera Adolescent Region. Ilan kayo nandiyan? More than 1,000 kami ngayon from Baguio pumunta pa rito sa Luneta to support Duterte Cayetano. Bakit? Insurreksyon. Because we believe in them. Because of them, we know that the Philippines will change. Yun lang talagang iniintay nating lahat. Magbago ang Pilipinas sa pamumuno ng isang matino at tapat na presidente at vice-presidente. Doon sa mga batiko sa kanya. Magsakripisyo. And despite that, because we don't believe in those, we've para seen bayan, the best para and the worst of Digong Duterte. And, you know, what else do we need to prove? Davao is there as his exhibit A. Layunin. And a lot has testified na Digong Duterte can really change. In common purpose. Partner, kasama mo rin, isang Koreano. Sama-sama sa pagbabago. Si Chris Hong, kasama din po niya dito si Miss Gihan Koyme. Pero sila po, kakausapin ko, miyembro po sila ng Heavenly Culture World Matanda. Peace Restoration of Light Korean Group. Ano po? Chris, ano ka po ang grupo niyo? Kami po ay isang international non-governmental organization na affiliated under UN Department of Public Information. Okay. World Peace naman nata ang advocacy ninyo, ano? Yes po, World Peace. Gagawa ng paraan. Maraming salamat, partner, ano? Sa pagbabago sa pamalaan. Dito, makikita mo, Chris, grabe ang suporta talaga kay Digong Duterte dito, ano? Paraan. Tatanong ko kanina, partner, si Chris, kung ganito rin ang election sa ano eh, Korea. Hindi naman daw ganito. Ilan tao ka na dito? 14 years? Sino ang susunod na presidente? Korea National, pero ang galing managalog. Sino ang susunod? Kalpeng siguro Pilipinas. Ang pangalawang pangulo. Okay, thank you so much. Okay, thank you very much. Okay, Miss Pangulong Duterte. Thank you. Okay, so, unti-unti nang dumadami. Abang natawag mo dito sa ginagawang BTD Avanza. In fact, sa likuran natin, ibang grupo na naman doon. Ibang grupo yan. Maraming salamat po. Kulay green na naman ang kanilang damit. Number 3 sa balota. Sang anong tayo? Ibang grupo tumarating dito. Makikita nyo. Yan po! Si Rafael! Ibang-ibang mga po. Pinagagaling rin itong mga supporters ni Mayor Digo. Mga seaman na naman sila. Seaman. So, unti-unti na dumadami. Unti-unti na napupuno. Itong kalakang Aquirino Grandstand. Kalakang na talaga. Sobrang tayo na okay, salamat po. Okay, so, napapanood din tayo mga kaibigan sa TV 39 Manila, TV 43 Davao, TV 39 Butuan, TV 37 Santiago, Isabel, TV 35 Lawang, TV 39 May nawawala okay. Pong anak dito, Alan Chavez, Aaron Chavez, na silver sa likod. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Greco Belica, ang nagpaalis ng pork barrel at top sa Supreme Court. Ang root ng kahirapan ng ating bayan ay korupsyon. Dahil sa mga korupt na politiko na napakahirap ng Pilipinas. Duterte na! At ang intensyon ng lahat ng mga tumatakbong senador, kongresman at presidente, hawakan ang pork barrel ng ating pinaghirapan. Ipinagutos ng Korte Suprema sa Beli Carunes na ibalis ang lahat ng pork barrel at gap. Naimbestigahan ang lahat na nakurakot sa pork barrel. Pero walang inimbestigahan maliban sa tatlo nilang kalaban. Kaya kung ako po ay magiging senador para tuluyan natin malinis ang gobyerno sa korupsyon. Pa-account ko sa kanila. Ibigay tuloy po ang live coverage at live po tayo sa TV 39 Manila. TV 43 Davao. TV 39 Butuan, TV 37 Santiago, Isabela, TV 35 Lawag, TV 39 Hoas, at 500 SMNI, Kapali Channels. Muli live po ang ating broadcast sa Facebook, facebook.com/ApolloKibuloy. Yan po mga kaibigan. And now, ngayon po mga kaibigan, kasama po natin sa ating live coverage ang mga member ng batch ni Pangulong Duterte, San Beda College. Ito ho mga kaibigan, sila batchmate ni Mayor, Mr. Anthony Flores. Mr. Flores, good evening.
Magandang gabi, Mr. Maynard and Verga. Magandang gabi. How do you feel now? Grabe ho. Grabe ho. Overwhelming, sir. Very, very, ano, inspiring. Amazing. Duterte Cayetano! Yes, sir. Malapit na! Malapit na! Mo na talagang totoo lahat. Kaya ho na. Ito, tuloy-tuloy na sa May 9. Yes, sir. May message pa kayo sa ating mga kababayan. Meron po, sir. Yes, sir. Mga kababayan, nandito po kami sa meeting ni Pansy ni President Millennials. Halos 26 milyong millennials ang tutulong sa pagsulong ng Pilipinas. Let me help you make your dreams come true with more jobs and better